Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Ang sabi pa ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mong muli ang iyong mga tamburin at makikisayaw sa mga nagkakasayahan. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga magsasaka at masisihan sa ibubunga niyon. Sapagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Zion, kay Yahweh na ating Diyos. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo. At noon day, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.